Welcome back to Cocinerang Mommy! Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng ginataang santol. At syempre ang ating minsang kapo ay prutas na santol. Yes, gagataan po natin ang isang prutas ng santol. Simulan na po natin ang ating paghihiwa or ganito po ang tamang paraan po ng pagtanggal po ng buto ng santol. Syempre hindi po natin isasama yung buto po ng santol. So, hiwain po natin ang ganito. Ayan. So, ang santol po, mamis, ay maasim. Pero masarap po na sipsipin po yung buto po neto. Pero iba po nilulumat po nila yung buto neto. Sarap na sarap sila. Ayan. So, mami, since kasi sa probinsya po, usually po pinangayot po ito ng pero since wala po akong panghayod, so ito na lang po ang ginagamit ko. Panghayod na lang po ng buko, which is pwede naman po. Ayan, so kumbaga, tsaga-tsaga lang po sa pagkakayod nito. So, ito pong kinakayod ko ay nasa 15 pieces na santol. So, titingnan po natin kung gaano siya kadami. Nakayod ko na po silang lahat. So, and ganito po kadami yung 15 pieces kapag nakayod na siya. So, ang gagawin po natin, mamis, ay pipigain po natin to. Pipigaan po natin kasi maasim po ang santol. Lagyan natin ng konting asin. Tapos, pipigaan po natin para matanggal po yung asim ng santol. So, pwede nyo po siyang pigaan ng isa or dalawa or tatlong beses. So, lutuin na po natin siya, mga mommies. So, ano po pong gagawin ay akin po munang igigisa ang ating pansahog. So, gagamit po tayo dito ng karneng baboy. So, igigisa po muna natin siya hanggang sa magkulay brown po siya or mag-caramelize po yung kanyang color. So, once nag-caramelize na po ang kanyang kulay or nag-bronze na po siya, so, pwede na po natin ilahok or ihalo po. Kayo, mamis, kung gusto niyo po na gumamit po dito ng pansahog na tinapa, isda, matrito, okay lang po kung ano po gusto. Pwede rin naman po yung chicken, okay lang. So, kung ano po yung preference niyo na sa tingin po masarap na pansahog para dito sa ating pinataas ang toy. Nasa sa inyo po. Pwede namang giniling na baboy. Okay lang po. So, lagay na po natin mamis ang ating bawang. And then, ilagay na rin po natin ang ating sibuyas. And then, konting luya lang. Mami, ang luya po is optional lang, pero ako po nilagyan ko po siya ng luya para medyo iba po yung lasa. Ayan, so medyo bali na po yung pwede na po natin ilagay yung ating gata. Ang ating coconut milk. So, itong coconut milk, mami, ito po yung pangalawang gata. Pangalawang luya. So, later on, ilalagay po natin yung ating coconut cream or yung ating kakanggata. Kumbaga, sa Bicol, Liputok na to. Okay, lagyan na po natin ang asin, mga mommies. So, tansyado lang po yung asin, mommies, ang paglalagay. So, hindi ko po dito nilagay yung exact measurement dahil kung ano po yung prefer nyo or preference nyo kung gaano kadami yung santol na lulutuin. Okay, so antayin lang po natin ito na kumulo. And once na kumukulo na po siya, pwede na po natin ilagdag yung ating kinayod na santol. Usually po, ang santol po ay napapanahon sa buwan ng mga summer months sa Philippines. May, June, ganon. July, meron pa po. So, lagay na po natin yung ating pinigaang santol. Yan.
So, ganito po mamis yung kulay ng pinigaang santol. Kasi usually po, nagiging parang medyo mapula po siya ng konti. So, dapat po nakababad siya sa tutul. Pero pag hinango mo siya, ganito siya talagang namumula siya. Pero once niluto nyo naman po siya, babalik po siya sa dati ng kulay. So, ito mamis, antayin lang po natin ito na maiga po yung sabaw niya. Bago po natin ilalagay yung ating kakanggata. So, mas masarap po mamis kung talagang igang-iga siya. As in, natuyo po yung ating unang gata, yung ating kong. So, antay-antay lang po tayo mamis na ito ay maiga. So, maglalagay po tayo dito mamis ng anghang. So, since meron tayong siling haba, so, maglalagay tayo kahit isang peraso o dalawang peraso lang ng siling labuyo. Kasi meron naman po tayong siling haba. Pero mamis, masarap po siya kapag sobrang anghang. Masarap po ang santol. Ito po ay mamis, paborito ng mga taga-Bicol, mga Bicolanos, kaway-kaway po sa inyo. Ito po yung ating all-time favorite, santol. Yung nag-request po sa akin na magluto po nito, hello mommy. Ito na po ang request niyo po na gulay na santol, ginataang santol. Yes. Mag-comments lang po kayo mamis kung ano po yung gusto niyo pong lutuin ni Cocinerang Mommy. At lulutuin po natin. Alright. So, ito medyo naiiga-iga na po yung ating sauce. So, parang almost wala na siyang sabaw. Yung ating coconut milk na-absorb na ng santol. So, luto na rin po yung ating santol. At maya-maya po, konti pa. Konting kembot na lang. Ilalagay na po natin ang ating coconut oil. So, masarap po kasi mamis yung gulay na santol or kahit anong gulay. Yung parang nagmamantika siya sa gata. Lalo na po yung ating gulay na kamuting kahoy. Yung ating lai. Kami po mga Bicolana, talaga naman po kapag nakikita po kami ng mga kung ano-ano na lang dahon-dahon, ay talaga nanggigigil po kami sa gata. Halos lahat po yata ginagataan natin. So, mamis, maglagay po tayo ng seasoning po dito. So, ang ginamit ko po dito is 4 cubes. Kayo po, kung anong gusto nyo po na gagamitin pansahon, kayo po ang bahala. So, isang pirasong Noi cubes lang po. Ano tawag po dito? Bullion cubes? 4 cubes, ganyan. Yung iba naman po is ginagamit, magic syrup, lechin, ganyan. So, it's time, mamis. Lagyan na po natin ang ating coconut cream. Yes. Ang ating liputo, ang ating kakanggata, andito na. So, ito, mamis, antayin lang natin to na maluto yung ating kakanggata. So, ang sekreto ulit, mami, sa paggagata, lagay muna natin, mami, yung ating silid. Pampanga. Ang sekreto, mami, sa pagluluto ng gata is, syempre, dapat po ulit ng luto po yung ating gata para iwas panis po yung ating luluto. Hindi po kaagad napapanis ang ating ginataan. So, kailangan, mami, lutong-luto po siya. Yung bang parang hindi na siya yung color white. So, parang nagmamantika na po siya. Ayan. So, eto, hindi na siya ganun kaputi yung ating sauce. Ayan, medyo na-absorb na rin po yung ating coconut cream. Ayan. So, maya-maya lang manis, eto po ay ready na. Ready to serve na po ang ating kinataang santol. At napakadali lang, mamis, ng procedure. Napakadali lang yun po yan. Eh, mamis, isa-serve na po natin ang ating ginataang santol, mga momshi. So, andito na po itong creaming-creaming ginataang santol ni Cocinerang Mommy. Ayan.
So, mga mommy, sana po nag-enjoy po kayo. Sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe for this day. Thank you for watching, mga mommies. Abangan niyo pa po ang aking mga susunod na videos at aking mga susunod na recipe. Thank you so much for watching, mommies. Huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking channel. Thank you so much po. Bye-bye!